pangkaraniwan na nating naririnig na may mga ligaw na mga kaluluwa ang nagpapakita sa isang lugar. Malamang may nais ipahiwatig ang kaluluwang ito upang manahimik at tuluyan ang lisanin ang mundo. Tunghayan po natin ang misteryo sa likod ng istoryang ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na probinsya, may isang baryo doon na iniiwasan ng mga driver na daanan. Ang kalsada na kilala at tinatawag na Zigzag Road. Kinakatakutan ang kalsadang yon lalo na kapag sumasapit na ang gabi. Bukod kasi sa madiliman lugar na ito, palikuliko pa ang mahabang kalsada na walang kabayan at bangin ang gilid ng kalsada. At kapag mamalasin ka, hindi ka talaga mabubuhay kapag nalaglag ang sasakyang minamaneho mo. Tuwing sasapit ang gabi, bihira lang ang napapadaan dito. At kapag ka meron naman napapadaan ng hating gabi, kadalasan mga emergency cases o kaya naman dayuhan sa lugar ang driver. Marami na kasi ang nakakapagsabi na may isang babaeng nakaputi ang nag-aabang sa lugar na ito. Pasakayin mo man o hindi, paglingon mo sa likuran ay naroon na ito nakaupo o kaya naman ay katabi mo na at bigla na lang mawawala sa dakong dulo ng kalsada. Nagpapakita lang naman ng white lady na ito kapag ka isa o dalawa lang ang sakay ng sasakyan tsaka ito magpaparamdam. Pre, lumingon ka. May babae sa dulo ng jeep. Nakatingin sa atin. Di ba wala naman sumakay? Bakit nandiyan siya sa upuan? Paano nangyari yun? Nanginginig sa takot na sabi ng konduktor ng jeep. Pare, yan yung sinasabi nilang nagpapakita sa kalsadang ito. Pero mawawala din yan sa dulo. Pumikit ka lang pare at magdasal. Pagpapakalma ng driver. Sabi ng mga matatanda na nakatira sa lugar na ito, noong unang panahon daw ay may isang babaeng na aksidenteng nasagasaan sa madilim na lugar na ito at nagngangalang Adora. Si Adora ay may kasintahan, si Abel. Mahigpit ang mga magulang ng dalaga at tutol sa pag-iibigan ng dalawa. Mahirap lang kasi ang pamilya ni Abel. Ang tatay nito ay isang utusan lamang sa palaisdaan ng pamilya nila Adora, habang ang kanyang ina ay labandera lamang. Abel, tigilan mo na ang pakikipagkita kay Adora. Unawain mo anak na mahirap lamang tayo. Hindi ka nababagay sa kanya. Matapobre ang mga magulang ng dalaga at hindi sila pumapayag sa pag-iibigan ninyo. Baka ikapapahamak mo lamang ito anak. Ayaw kong may masamang mangyari sa'yo. Pakiusap ng ina ni Abel. Subalit mahal ko po si Adora inay. Ikakamatay ko po kapag nawala siya sa akin. Magsisikap po ako mag-aral at magtatagumpay. Matatanggap din nila ako pagdating ng panahon. Ipapakita ko sa kanila na karapat dapat ako para kay Adora. Pagtutol ni Abel sa pakiusap ng ina. Sa kabila ng pakiusap ng ina ni Abel sa kanya, ay patuloy pa rin ang lihim na pagtatagpo ng dalawang magkasintahan. Kapag mahimbing na ang tulog ng mga magulang ni Adora, ay lihim itong umaalis ng bahay sa kalaliman na gabi at pumupunta sa tagpuan nila ni Abel sa kalsada ng Zigzag. Dahil dito ang lugar kung saan malapit sila sa isa't isa, bukod pa rito ay madalang lamang ang dumadaan dito, lalo na sa gabi, sapagkat noong unang panahon, bihira pa lamang ang merong mga sasakyan. Mahal, ilayo mo na ako dito. Sasama na ako sa'yo. Kahit saan mo ko dalhin. Ayos lang para sa akin. Ayoko na mapalayo sa'yo. Kahit itakwil na ako ng mga magulang ko, basta sasama ko sa'yo. Handa na ako maghirap at tiisin ang lahat. Huwag ka lang mawawala. Pakiusap, mahal ko. Pagsusumamo ni Adora kay Abel. Sige, mahal ko. Bukas ng gabi,
magkita tayo uli dito sa ating tagpuan. Ganitong oras din. Hihintayin kita dito ha. Kailangan ko munang gumawa ng paraan at ihanda ang mga gagawin kung saan tayo pupunta. Kasi tutol din ang inay sa pag-iibigan natin. Pero pangako, hinding-hindi tayo maghihiwalay. Aalis tayo sa lugar na to. Basta, bahala na. Pangako ni Abel sa nobya. Ang buong akala ng dalaga ay walang nalalaman ng kanyang mga magulang sa mga ginagawa nito pagsapit ng gabi. Subalit palihim nila itong pinasusundan. Ang pinakamahalaga sa magkasintahan ng mga oras na yon, sa tuwing magtatagpo ay ang sarili nila ang mundo at wala silang pakialam sa paligid sa mga nangyayari. Babayaran kita ng malaking halaga. Itumba mo lang ang Abel na yan. Ayoko maging bahagi ng pamilya ko ang hampas lupa na yon. Ambisyoso! Subaybayan mo siya at patayin mo sa lalong madaling panahon. Utos ng ama ni Adora sa tauhan nito. Kinabukasan ng gabi sa muli nilang pagtatagpo, handa na si Adora sa mangyayari sa kanila ni Abel. Sasama na siya sa binata at magpapakalayo-layo na sila sa lugar na yon. Napagkasunduan ang magkasintahan na magtanan. Huwag lamang maghiwalay. Nagmamadali habang kinakabahan si Adora na lisanin ang kanilang tahanan, bitbit ang ilang perasong damit nito. Naunang nakarating si Adora sa tagpuan nila ni Abel at nakatayo sa gilid ng kalsada sa may sigsag. Masaya siya na malungkot ng gabing yon. Sobrang saya niya dahil magsasama na sila ni Abel at wala na makakapaghiwalay sa kanila. Ngunit sa isang banda, nalulungkot naman ito dahil iiwan niya ang kanyang mga magulang. Diyos ko, Abel, nasan ka na ba? Bakit wala ka pa dito? Kanina pa kita iniintay. Bakit ang tagal mo? Wika ni Adora sa sarili. Habang hinihintay ni Adora si Abel, ay may biglang sumulpot na rumaragasang 10-wheeler truck na nawalan ng preno pagdating sa bahagi ng sigsag na kalsada. Ito na ang huling boses na sinigaw ni Adora bago ito nadaganan ng rumaragasang truck na nawalan ng preno. Nalagutan ng hininga si Adora sa aksidenteng yon at halos hindi na makilala ang itsura nito. Nagkandalasog-lasog ang katawan nito at nadurog. Namatay din ang driver at pahinante ng truck na tumalsik sa bangin dahil sa mabilis na pangyayari. Sino ka? Anong kailangan mo? May kasalanan ba ako sa'yo? Tanong ni Abel sa taong biglang nanapak sa kanya at agad siyang inundayan ng saksak. Hahaha! Katapusan mo na ngayon, lalaki! Napag-utusan lamang ako ng tatay ng nobya mo upang patayin ka. Napaka-ambisyoso mo kasi. Bakit hindi ka nalang humanap ng katulad mong hampas lupa? Paglalahad ng lalaki. Binugbog ng husto ng lalaki si Abel at hindi ito nakapanlaban dahil may kalakihan ang katawan nito. At bukod pa dun, ay inundayan agad ito ng saksak ng lalaki sa tiyan. Umagos ang napakaraming dugo at nawalan ng malay si Abel. Tsaka ito tinantanan ng lalaki dahil buong akala nito ay patay na ang binata. Ang buong akala ng mga magulang ni Adora ay matagumpay sila sa ginawa nila kay Abel nung gabing yon. At inaasahan nila na magluluksa ang mga magulang nito. Ngunit sila pala ang magluluksa sapagkat nalaman nila na wala ng buhay ang kanilang anak. Hindi ito halos makilala dahil nadurog ang katawan at nagkandalasog-lasog. Nakilala lamang ito dahil sa ilang piraso ng damit na naroon sa pinangyarihan at sa kanyang kasuotan. Adora, anak! Bakit? Bakit mo kami iniwan ng papa mo? Napakabata mo pa, anak! Marami pa kaming pangarap ng iyong papa para sa'yo. Paghihinagpis ng ina ni Adora.
Samantalang si Abel naman ay natagpuan ng mga magulang nito na nililigo sa sariling dugo at nanganganib ang buhay. Nakauwi pa kasi ito ng bahay nila nang bumalik ang ulirat nito upang humingi ng saklolo. Paalis pa lang kasi ito at hindi pa gaanong nakakalayo sa bahay nila na makasalubong nito ang tauhan ng ama ni Adora. Anak, huwag mo kaming iwanan ng tatay mo. Lumaban ka, anak. Anahawa mo na, anak ko. Pagsusumamo ng ina ni Abel. Isinugod si Abel ng mga magulang sa pinakamalapit na ospital. Naisalba ang buhay nito ngunit nasa panganib pa rin. Kinakailangan maoperahan nito dahil may tinamaang internal organ at nangangailangan ng donor. Kailangan din madala sa mas malaking ospital na may mga doktor na eksperto sa gagawing operasyon. Mabuti na lamang nagkataon sa panahong yon ay may mga volunteer medical doctors na nagmula pa sa ibang bansa. Nag-alok ang mga ito ng tulong. Sila na mag-i-sponsor sa expenses ni Abel upang maoperahan. Doktor, parang awa na ninyo. Iligtas niyo po ang anak namin, takiusap po. Pagmamakaawa ng ina ni Abel. Kung nakinig sana ang anak natin, hindi sana siya mapapahamak. Hayop lang ang kayang gumawa nito sa kanya. Galit na sabi ng ama ni Abel. Naging matagumpay ang operasyon at gumaling si Abel. Naawa ang isang volunteer doctor sa kanya dahil alam nito ang kahirapan ng buhay ng binata. Bilang wala namang pamilya ang doktor, inalok ito na tulungan siya upang makapagpatuloy sa pag-aaral sa ibang bansa. Di kalaunan nakapagtapos ng pag-aaral si Abel at naging matagumpay na accountant. Siya na ang namamahala sa negosyong minana ng doktor sa kanyang mga magulang, na napabayaan nito dahil wala sa negosyo ang puso ng doktor, kundi nasa medisina na ang layunin ay makapagligtas ng buhay ng mga tao. Napalago ni Abel ang naturang negosyo. Kinuha na rin niya ang kanyang mga magulang at kasamang nanirahan sa ibang bansa. Nakabili na kasi ang binata ng sariling bahay at sasakyan, bunga ng pagsisikap nito. Isang araw nalaman ng mga magulang ni Abel ang balak nitong umuwi ng Pilipinas upang sorpresahin ang nobyang si Adora. Alam ng mga magulang ni Abel ang masamang sinapit ni Adora noong gabi na magtatagpo sana sila ng anak nito. Ngunit inilihim nila ang lahat sa anak at minabuting manahimik na lamang. Isang araw nakahanda nang umuwi ng Pilipinas si Abel upang dalhin ang balitang nagtagumpay na ito sa buhay at maipagmamalaki na siya ng pamilya ni Adora. Sobrang saya ni Abel at halos hindi makapaghintay na makitang muli ang minamahal na si Adora. Sabik nang makita ni Abel si Adora. Subalit pagdating niya sa kanilang baryo ay laking pagkadismaya niya nang malaman niyang wala na pala ang pinakamamahal niyang kasintahan. Parang gumuho ang kanyang mundo ng mga oras na yon. Nagtungo si Abel sa sigsag ng kalsada kung saan ito ang kanilang tagpuan ni Adora. Adora, napakadaya mo. Bakit mo ko iniwan? Patawarin mo ako, hindi ako nakarating sa panahong usapan natin na magtatagpo tayo sa kalsadang ito. Hindi ko sinasadya, mahal ko. Hindi ko ginusto ang nangyari sa akin. Narito ako para ibalita sa iyo ang sorpresa na tagumpay na ako. Pero ako ang sinurpresa mo ng masamang balita. Umiiyak si Abel habang puno ng pagsisisi. Samantala ang mga magulang ni Adora ay bumagsak ang negosyo buhat ng mamatay si Adora at naghirap ang mga ito. Nakita ni Abel ang kalagayan nila at naawa ito sa halip na maghiganti sa mga ginawa nila. Hiyang-hiya ang mga magulang ni Adora kay Abel at humingi sila ng tawad sa kasalanan nila dito. Hindi man sinabi ni Abel sa kanila ngunit nakikita nila sa ayos nito na isang kagalang-galang at matagumpay na sa buhay. Bukod pa rito, nabalitaan din nila ang pagkuha ni Abel sa mga magulang nito upang manirahan na sa ibang bansa. Bago umalis si Abel, nag-abot ito ng malaking halaga ng pera sa mga magulang ni Adora upang makapagsimula uli sa negosyo.
Nakikiramay po ako sa nangyari kay Adora. At labis po ang aking pagdadalamhati at kalungkutan na darama sa pagkawala nito. Habang wala akong kaalam-alam. Matagal na pala siyang patay. Ngunit hindi sinabi sa akin ng aking mga magulang. Inilihim nila sa akin na nangyari. Ngunit mabuti na lamang at nakauwi pa rin ako upang makapagpaalam sa kanya kahit wala na siya. Ipinagluluksa ko po ang nangyari sa kanya. Malungkot na saad ni Abel. Yo, patawarin mo kami sa mga kasalanang ginawa namin sa iyo noon. Patawad na tinutulan namin ang pag-iibigan niyo ng anak namin. Minaliit namin ang pagkatao mo dahil mahirap lamang kayo. Ngunit matagal na namin pinagsisihan ang lahat. Kung hindi sana kami humadlang, buhay pa sana ang anak namin at hindi namin nararanasan ng ganitong hirap ngayon. Buong pagsisising sinabi ng ama ni Adora. Nangyari na po ang lahat at wala na tayong magagawa pa. Wala po kong hinanakit sa inyo at matagal ko na kayong pinatawad. Tanggapin niyo po itong tulong na ito upang makapagsimula kayong muli at makabangon. Malumanay na tugon ni Abel. Abel, salamat ng marami. Malaking tulong ito para sa amin. Lalo na ngayon ha, pareho na kaming sakitin. Pasasalamat ng ina ni Adora. Bago umalis si Abel sa baryo na yon ay dumaan muna ito sa sigsag na kalsada na may dalang mga rosas at kandila. Nag-alay ito ng dasal kay Adora upang matahimik na ang kaluluwa nito at nagtirik ng kandila. Paalam mahal ko, kung nasan ka man naroroon ngayon, magpatuloy ka sa iyong paglalakbay. Yumao ka ng mapayapa. Mahal na mahal kita. Ngunit ikinalulungkot ko na hindi natupad ang mga pangarap natin na magsama. Mananatili ka sa puso ko at sa aking alaala. Salamat sa mga panahong maliligayang araw natin at sa matatamis nating pagmamahalan na ang kalsadang ito ang piping saksi. Paalam sa'yo, mahal ko. Ito ang mga huling salitang binitawan ni Abel bago tuluyang nilisan ang lugar na yon. Bumalik na si Abel at iginugol niya ang sarili sa pagpapalago ng kanilang negosyo na naging daan upang mas lalo itong yumaman at umunlad ang pamumuhay. Bumalik ng Pilipinas sa mga magulang ni Abel at nagpagawa ng bahay dahil hindi nila nakasanayan ang buhay sa ibang bansa. Binibisita na lamang sila ni Abel tuwing nangungulila siya sa mga magulang. Hindi rin nagtagal na kilala niya si Veronica, ang bagong assistant nurse ng doktor na tumulong sa kanya. Pinakasalan niya ito at biniyayaan sila ng babaeng anak na pinangalanan niyang Adora bilang pagpapaalala sa yumao niyang kasintahan. Sa kabilang dako, ang zigzag road na ito na dating kinakatakutan ng mga tao ay wala nang lumalabas at nagpaparamdam na babaeng nakaputi. Buhat nung umuwi si Abel at nag-alay ng dasal kay Adora, ang babae sa kalsada. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and welcome po sa mga new subscriber natin. Thank you rin po kay Onyemus Cookie, kay Lira Luna Story sa kanilang pagganap at sa ating writer na si Pin Cinco. Maraming salamat po sa inyo. And shoutout po kay Joanne Sulafaz, ang mga kwento ng Patunggala, and kay Papi. Kita-kits po tayo next story. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you.